Magandang hapon po. Gagawin ko naman po ngayon yung routine ko paghapon. Kasi paghapon po, kailangan magdilig ako ng mga halaman ko. Kasi pag umaga, paghapon, kailangan diligin para mahaba-haba yung magdamag, mahaba-habang oras yung malamig sila. Para sobrang init kasi ng panahon. So may mga pahalaman, maliit lang pong garden ko, and medyo napapabayaan ko nga may mga bagong tubong damo. Pero at least maliit lang to kasi maliit lang tong harap namin. Hindi naman pwedeng magtanim sa buong harapan kasi dito sa gawi dito may puno ng rambutan. So, yung puno ng rambutan na lago, oh. So, hindi pwede dito. Tingnan nyo yung nakatanim dito. Ayan, pag ganitong oras lang siya naaarawan. So, kailangan ng halaman ng araw. Ayaw nila ng walang araw. So, hindi masyadong gumaganda ang halaman dyan. Kaya, nililipat ko sila dito, sa gawi dito. Pahalala ko muna kayo sa mga halaman ko. Ay, yung kotse nga pa lang yan ay sa kapatid ko. Akala niyo amin. Kahit luma po yan, hindi ko po kaya bumilang ganyan. Yan po ay nakikigarahe lang din sa amin. Ito po ay bonggenzilya. Ayan. Dati andun siya sa may ilalim nga ng rambutan. Papansin ko, bubulaklak siya konti, ilang piraso. Ito, cellphone. So, nilipat ko siya dito sa harap. Aba, ayan o, bumulaklak. So, gusto pala niya ng maraming araw talaga maghapon. So, hinayaan ko lang siya dyan. And ito yung mga welcome plant na sa sobrang init ng panahon o, hindi na siya kumanta ganda. Ito, yung gate namin dati na maliit. Inalis niya. Iniwan lang ito dito. Tapos, ang ginawa ko, inilagay ko dito yung kabiyak dito. Ito yung kabiyak. Tapos, itong kabiyak na to, nilagay ko lang dito para pinagsabitan ko ng mga halaman. So, ayan. Nagkaroon siya ng mga tanim. Ito naman yung air plant. Instead na ilagay ko siya, ihang ko siya, nakakita ko dito ng magandang mga lumang drapewood na. So, nilagay-lagay ko lang dyan sa mga singit-singit dyan. Oh. Nadidilig ko rin siya. Tapos ito. Ito yung ubas. Yung una, nung itinanim ko yan, ang ganda-ganda, nakaabot na dun sa taas, sa dalag. Nung umulan ng sunod-sunod na matagal ulan, ayaw niya pala ng laging basa. Ayaw niya ng sobrang tubig. Ayan, namatay yung dulo. Tapos, ito yung natira. Na maliit na maliit lang yan. Maliit lang, maliit lang. Buti na lang ngayon. Ayan, medyo sana makarecover. Sana makatikim din ako ng bunga. Galingan mo ha. Patikimin mo ako ng bunga mo. Tinan mo, ang dami kong natinda. And eto naman yung grafted adenium. Ayan. Bigay yan sa akin ng manugang ko sa pamangkin. Galing pa yan sa Nueva Ecija. Eto kakatapos lang mamulaklak ng kulay pink. Eto naman maroon ang bulaklak niyan. Hindi pa lang siya. Eto hindi pa bumubulaklak yan. Yung isa, apat yan. Yung isa, nagtaob. Kasi ang nilikot ng mga bata. So, ayan. Ito lang yung mga halaman ko dito. Tapos meron din ako seedlings ng guava pole. Ito. Yes po? Ano po yun? Lakad na doon kay mami. Ang apo ko nang gugula. Tapos, eto naman yung mga
yung mga strawberry na dahil wala nang space eh gusto kong magtanim, ayan nilagay ko sa mga improvised na ano, yung mga 1.5 na soda. Oh, ayan. Pinutol ko, tinalian ko ng baka, kawad. Tapos ilagay ko dyan. Nagmix lang ako ng lupa. May kasamang ipa na galing pa sa Nueva Ecija, uwi ng kapatid ko. And then, may konting cow manure yata yan. Tapos, hindi ko lang sure kung meron. Tapos, meron kaming organic na fertilizer. So, pinagsama-sama, hinalo-halo ko lang, tapos doon, yun ang ginamit kong lupa. Eto naman, ilagyan ng mantika. O. Tapos, eto, ganun din, ilagyan ng mantika. Ayun, o, bunga siya. Makatago sa loob, wait, ayun. Ayan, hindi ko makuha. Ayan, o, hindi pa po. No, wala na yung mga malalaking bunga. Naubos na yung malalaking bunga. Yes po. Opo. Ayan o. So, ganito lang ang ginawa ko. Ate. Ganito lang ang ginawa ko. Sama ka muna kay Mami. Sama ka muna kay Mami. Ayan, ganyan lang ang ginawa ko. Eto pa, oh. Eto yung pagkatapos ng ano, pagkatapos nitong bulaklak ng bunga, ayan, oh. Tapos yung bulaklak na yan, magkakaroon niya ng ganito, oh. Magkakaroon ng, tawag dito, suloy. Mahaba yan, minsan apat yan na ganito. Ayun, ito, hindi ko na nga ito nailipat eh. Pero ito, pwede nang, ayan o, may ugat sa ilalim. Pwede na itong putulin, ikakat dito, and then ililipat sa ibang taniman. Para maging ganyan din siya. Wala siyang masyadong ano, isang beses lang ako naglagay ng pataba doon sa yung pinagtaniman. Nilagyan ko lang ng organic fertilizer. Tapos, dilig-dilig na lang, tinghapon. Pag hindi ko na kayanang diligin sa hapon, umaga lang, sa umaga. Ganyan lang. Ayan yung dating taniman niya. Eto. Eh, dahil andyan siya sa mababa, dati kasi maraming, syempre, may mga manok ang kapitbahay. Wala naman kami. Pero yung mga manok kasi, syempre, hindi mo mapipigilan. Eh, maaga silang kumilos kaysa sa akin. Nauunahan ako sa bunga. So, wala akong matikman. Kaya naisipan ko na ilagay dyan sa taas. Tapos, ayan. Oh, ayan lang ang natirang may bulaklak. Dadalawa na nga yan eh, pero marami yung bulaklak dati. At saka, eto naman, ano ba yan? Money tree daw yan, money tree. Diyan nakatanim siya sa, anong daw dyan? Bato. Bato yan, walang butas. Siguro itong money tree na to ay, siguro more than 20 years na nakatanim dyan. Yan na siya, oh. Pero ganyan pa lang siya. Parang, bonsai. Diyan ko siya tinanim. Meron pa nga ako doon na dati 20 years na rin yung nakatanim na sa kakalinis ko namatay. Pero ngayon may tanim na ulit. Ayun pa. Ayun yung mga halaman ko. Wait, papasok ako sa loob. Papakita ko sa inyo. Ito yung bonsai na bonsai na ano man tawag dito? Nyog. Ganyan siya. Pasensya na lang kasi hindi ko na-sprayan ng insecticide pa. Nagkaroon siya ng dapulak, yung puting insekto ng mga nakaganyan. Oh.
So kailangan ko spread. Wag na naman. Ayan siya. Ang yung niya. Ayan ang ugat. Oh, nakataas siya pero ayan, ano na yung puno niya. Oh. Mataas na yung puno niya. So tatry ko kung hanggang saan. Ito yung mga halaman. Karamihan dito sa halaman ko, hindi ko naman binili kasi hindi naman ako mayaman. Hindi ko kayang bumili ng mga halaman ng mga mamahalin. Hilig lang talaga akong mag-alaga ng halaman. Natutuwa ako pag nabubuhay ko. Ito, binili ko siya. Ito, kasi sobrang nagandahan ako sa dahon. Pero ang dahon yung binili ko siya, ganito lang siya, oh. Ganito lang kalaki. Ayan, oh, makita nyo yung daliri ko. Ganyan lang kalaki. Dalawang ganyan, oh, mas maliit pa. Dalawang ganyan kalaki, oh, mas maliit pa. Binili ko siya ng 100 pesos. Pagkatapos kong bilhin, niisip ko sa sarili ko, syunga-syunga ako talaga. Nagsayang ako ng 100 pesos dahil sa dalawang dahon. Pero at least kayo naman, oh, ganda niya na, oh. Ito naman ay, ano ba tawag to? Forever Rich. O, diba? Meron doon, may kanina, meron doong money tree. Ito, Forever Rich. O, diba mayaman kami? Mayaman na ako. May rich, may money, o di ba? Mayaman. Ito naman, tinaniman ko dati ito ng gumamela. Eh ako kasi pag may buto, minsan suksok ko lang diyan. Nabuhay ito. Sili, bell pepper to. Nakapamunga na 'yan, bell pepper. Ayun ang pinagbuhangan. Ayun yung tangkay na 'yan. Nagbungahan yan. Ilan na yan na bunga yan? Hinayaan ko lang siyang lumaki dyan kasi yung gumamela na tinanim ko namatay. Tapos eto naman nagkaroon na nabuhay naman yung nilagay ni tatay dito na buto ng lemon. So ayan na, pinabayaan ko na lang siya. Di yan na, lalaki na siya dyan yung lemon. Dyan na siya magkakabunga. Sana mamunga. And eto naman, eto lang din. Eto regalo sa akin ng friend ng anak ko nung piyesta. Friend ni Lori. Best friend niya. Hindi ko pa nalilipat. Lilipat ko pa lang. Marami pa ako actually na na kailangan ilipat. Yung iba, hindi na maganda yung lupa. Yung iba naman masikip na. Tulad nito. Marami na siyang baby. So, masikip na siya dyan. Kailangan ng bawasan. Ito naman yung silum. Yan. Yan binili ko rin. Kasi sobrang gustong gusto ko siya. Natutuwa ako nang may ganyan sa loob ng bahay. So, bumili ako niya ng halaga. Magkano nga ba bili ko? 250. Nung panahon na yun, ang mamahal lang halaman. Buti nakakita kami. Ang iba, 350. Ganun. Yan, buti na. Pero maliit pa siya nung binili ko. Ayan, lumaki na siya. Eto, mga bigay-bigay. Bigay. Pinagkaloob na mabuting kalooban. Yung mga kapitbahay ko na iboboto ko pag kumandidato. Yan. Bigay yan. Mga bigay-bigay yan. O, eto, sobrang dami na niyang baby. Oh. Pero maganda naman siya. Eto naman. Ayan, oh. Ito yung, ano ba yan, hindi ko alam ang pangalan ng halaman na to eh. Basta kulay red siya. Ano ba, maroon. Tapos namumulaklak siya ng yellow na maliliit din. Maliit lang yan, oh. Hanggang ganyan lang siya, hindi siya lumalaki. Ayan, nilagay ko dyan. Tapos yung mga paso, pati itong laruan ng apo ko na tinapon-tapon na ibabaw nung truck-truckan. Oh, nakalat-kalat. Lagyan ko nga ng lupa. Taniman ng halaman. Oh, diba? Ipang display. Eto rin. Oh, pag pinagkaloob din ng may mabubuting kalooban. Diba? Ang ganda. Hindi ko rin alam ang pangalan niya. Wala akong ID niyan. Ayun pa. Galing din sa kapitbahay yan. At itong itong plant rack na to, bumili ako ng kahoy
ng Palo China para ipagawa nito. Eh walang ano dito kasi sa amin, pahirapan sa Panday. Kasi puro lahat may trabaho dahil may mga nangongontrata rito, may engineer. Laging maraming kontrata. So yung mga Panday dito, busy talaga, kinukuha nila lahat. So wala akong mapaggawa. Hindi rin naman maasikasuhan ni tatay kasi pumapasok siya, tatrabaho. So, ang ginawa ko, nangialam ako. Yung kumuha ng lagare, martilyo, at may metro pa, o diba? Sinukat-sukat. O ayan, ang resulta. Binilhan ko ng maliit na pintura, ni hindi ko na nga yan nakinis. Hindi yan nakinis, o. Oh. Nakita nyo, o. Oh. Ayan. Yan makinis. Pero nung nabuo ko, ayan siya. Kahit papaano naman, hindi, at least may napatungan ako ng halaman. Pininturahan ng konti. Oh, siguro kung binili ko 'yan, kasi yung nakita kong 700 maliit lang eh, medyo malaki 'yan. So siguro mga 1,000 hanggang 1,500 ang presyo niyan. Eh, ang binili kong kahoy, ang binili kong kahoy ay nasa 700 yata lahat. Plus pa ako. Yun lang. Tapos konting pintura. O, di nakatipid ako. Kaya naman pala eh. Pag gusto. Pag gusto kaya. So, yan lahat ang didiligin ko ngayon. Eto. Eto, dapat ang kulay ng dahon nito, dapat green and white, katulad nito. Eto siya, eto kasi yellow. Yellow siya, oh. Eto yung dapat, ganito yun, pero white, white yung ganito. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Bakit? Malusog naman siya, oh. Ayan siya, may white yung ano, may white dito sa pangkay. Pero ang ganda lang yung dahon niya. Green lahat. Green lahat, oh. Tapos ayaw din niya ng expose masyado sa araw. Eh, andito sa gawi dito yung araw paghapon. Ayan, kaya yung ibabaw, oh, sunog. Walang ano dito sa ibabaw. Kasi hindi niya kaya yung sobrang init. Nasusunog yung dahon niya. So, tinago ko lang dito, makasangga dito sa isang halaman na matibay sa init. Ito naman daw ay, ano man tawag dito? Basta, may yaman din yan, hindi ko sure kung ano. Pero, ayan o, mataas na, tsaka namumunga na yan. Namumunga na yan. O, diba, kung sa halaman titingnan, mayaman kami. Kasi puro may rich, may money, oh. Kaya lahat may yaman, oh. Ayan, idiligin ko lahat yan. So, ay, meron pa pala akong ano. Eto mulberry. Eto yung mulberry. Eto. Since wala naman kaming ano, space dito, oh, ayan, nilagay ko sa paso. Malaki. Try ko kung ano, sinamahan ko lang nitong begonia. Try ko sa paso kung bubunga siya. Pero meron akong nakatanim doon. Ayan o, sa puno ng rambutan. Eto. Eto naman yung kalamansi na nasa paso din. O, kalamansi yan. Crafted kalamansi. Tapos, sinamahan ko rin ng sili na ano bang tawag sa sili na yon? Yung mahaba, yung pansinigang. Ayan. Ito naman yung fern. Ano bang tawag dito sa fern na to? Basta, fern siya. Hindi ko alam kung ano basta nasa ano siya ng fern. Ito naman ay million flowers. Ito yung bagong bulaklak niya. Ito yung malaking bulaklak. Ayan. Kaya lang tuyo na. Ayan siya. Ito naman ay mother of thousands. Ito. Kasi yung ito, ang tawag dito, yung dahon niya, oh.
Puro lahat yan palibot. Ayan, natanggal yung isa. Ano siya, palibot niyan, oh, may ganyan. Yan ay pag nahulog yan, kakaugat yan. Parang ano ulit yan, isang panibagong ganito na naman. So, ang dami-dami na ditong ganyan. Ang iba, binubunot ko, ang dami kong ipinamigay. So, ayan. Opo, wala na po. Ito yung apo kong so super, super, super kabait. O, doon na, doon na. Doon na, hindi pwede dito. Aan, mabait ka? Mabait si Aan? O, ayan, sige. Kasi pumupunta ka pa dito. Ayan o, sige. Okay. Ayan lang po yung maliitong garden. So, hanggang dito na lang po muna. Bye-bye po. At ako'y magdidilig muna bago magluto ng hapunan. Okay, bye-bye.